Horacio Emparata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magandang gabi po sa ating lahat. Dasalin po natin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang muling pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit
alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ating dasalin ang panalangin sa takip silim. O Diyos, salina at ako'y tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Awitan mo ang hiwaga na ang katawang kayanga at ng dugong mahalaga siya'y langit na painga. Hari ng tao talaga, pinagpala na bunga. Hinandog at isinilang na ang birhen na dalisa at sa mundo siya'y nabilang, salita'y sinalaysay. Wakas pag-iral na kulang, ording lubos ng saysay. Gabi ng huling hapunan, sa piling ng kapatid, ang batas ng ginampanan, tamang alay na hati. Tinapay ay bahaginan, labindalaway batid. Naging tao ang salita, tinapay ang katawan. Alak na dugo'y makita kung pandamay umiwan. Pusong wagas sumisinta, paniwala'y ilawan. O banal na sakramento, papurit luwalhati, tagumpay ng bagong rito, higit sa tipang dati. Pananalig
ay matanto. Kung sigla ay munti, sa nagsilang at sinilang, sa galing sa dalawang, pagbati, lakas at galang, ang pagpapalanawa. Magsiawit ang nilalang, papuri saya at awa. Sa Diyos Ama luwalhati, pagmamahal kay Kristo, lakas galang at pagbati sa Espiritu Santo. Salamat ng ating ngiti, naligtas tayo dito. Amen. Magsiupo po ang lahat. Unang antipona. Si Kristo na Panginoon ay isang pari magpakailanman sa linya ni Melchizedek. Inialay niya ang tinapay at alak. Aleluya. Si Kristo na Panginoon ay isang pari magpakailanman sa linya ni Melchizedek. Inialay niya ang tinapay at alak. Aleluya. Sinabi ng Panginoon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sasakupin at pagharian gayon ang kanyang utos. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ang Panginoon ay may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi wawakasan. Ang Panginoon ay naroroong nakaupo sa kanan mo, at pag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig. Sa batis ng lansangan, itong hari ay iinom at sisigla ang katawan. Sa lakas na tataglayin, matatamo ang tagumpay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Si Kristo na Panginoon ay isang pari magpakailanman sa linya ni Melchizedek. Inialay niya ang tinapay at alak. Aleluya. Ikalawang antipona. Ang handog ko sa dambana ay inuming masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Ang handog ko sa dambana ay inuming masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagamat ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagkatiwalaan. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng Panginoon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod.
Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. At ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong pinalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang handog ko sa dambana ay inuming masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Ikatlong antipona, Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos, matuwid at tama ang kanyang hatol. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa Kanya. Purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya, dahil sa nalalapit na kasal ng Kordero, nakahanda na ang kasintahang babae, purihin ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nang gabing siya ipinagkanulo, ay kumuha ng tinapay. Pagkatapos niya magpasalamat, pinaghati-hati niya ito at sinabi, "Kunin ninyo, kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayun din naman, kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan. Sinabi niya, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan ng aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibinigay niya sa atin ang tinapay na nagmula sa langit. Alleluia, alleluia. Ibinigay niya sa atin ang tinapay na nagmula sa langit. Alleluia, alleluia. Kinain ng tao ang tinapay mula sa langit. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ibinigay niya sa atin ang tinapay na nagmula sa langit. Alleluia, alleluia. Magsitayo po ang lahat. Papuring awit ni Maria Antipona. Sabay-sabay tayo. Kay banal ng kapistahang ito para kay Kristo ang ating pagkain. Inaalala ang kanyang pagpapakasakit. Tinitigib ng kanyang biyaya ang mga puso natin at tumatanggap tayo ng pangako ng kaluwalhatiang darating. Alleluia. Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang lingkod at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kay banal ng kapistahang ito para kay Kristong ating pagkain. Inaalala ang kanyang pagpapakasakit. Tinitigib ng kanyang biyaya ang mga puso natin at tumatanggap tayo ng pangako ng kaluwalhatiang darating. Hallelujah. Inaanyayahan tayong lahat ni Kristo sa kanyang hapunan na kung saan iniaalay niya ang kanyang katawan at dugo upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Itaas natin sa kanya ang ating mga kahilingan at sambitin. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Jesus, anak ng Diyos na buhay, isinugo mo na kami ay magsalo-salo sa banal na hapunan bilang pag-alaala namin sa iyo. Pagyamanin nawa ng iyong simbahan na maging tapat sa pagdiriwang ng iyong misteryo, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Si Kristo ang walang hanggang pari na maluwalhati. Iniatas mo sa lahat ng kaparian ang pagpapatuloy sa ministeryo ng mga sakramento. Naway tulungan mo sila na maipakita sa kanilang buhay ang mga sagradong misteryo na kanilang ipinagdiriwang. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Si Kristo ang tinapay mula sa langit. Pinag-isa niya ang lahat ng tumanggap sa kanyang katawan. Naway malunasan ang kagutuman nating pang-espiritual, lalo tigit sa mga sumasampalataya sa kanya. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng pagtanggap namin sa iyong banal na katawan, binigyan mo kami ng pag-asa sa pagkabuhay na mag-uli. Pagkalooban mo ng kagalingan ang mga may karamdaman, lalo tigit ang mga biktima ng COVID-19, at bigyan ng pag-asa ang mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, aming hari na darating, iniutos mo na ipahayag ang misteryo ng aming pananampalataya hanggang sa iyong pagbabalik. Ipagkaloob mo sa lahat ng yumao na sumampalataya sa iyo, lalo tigit ang mga yumao ngayong panahon ng pandemya, na makibahagi sa iyong muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Sandaling tumahimik para sa ating personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Panginoong Hesukristo, ibinigay mo sa amin ang Eukaristiya bilang alaala ng iyong paghihirap at kamatayan. Ang pagsamba nawa namin sa sakramentong ito ng iyong katawan at dugo ay makatulong upang aming maranasan ang kaligtasan mong tinamo para sa amin at ang kapayapaan ng paghahari mo sa pamamagitan mo kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lazaro, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magandang gabi po. Gustuhan din ng Diyos na maranasan mo yan. Pag may problema, huwag kang matataranta. Sabi nga, no? Be still. Yeah? Be still. Maalon, may unos, kalma ka lang. Ibigay mo ang iyong buong-buong sarili. Bigay mo ang iyong oras. Bigay mo ang iyong lakas. At ganun din sa paglilingkod dito sa Quiapo. Ibinibigay pa natin yung hinihingi ni Kristo para sa paglilingkod natin. Binibigay pa natin. Kapahinga kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa iyo na pagdasal natin na kaya nating i-offer yung ating buhay, yung ating sarili, at lalo tigit, kaya nating sundin kung ano ang kanyang kalooban.